naduduwag ang China Coast Guard pag andyan ang US Navy. Nagtatakbuhan ba? Ganyan ang China. Malalakas lang ang loob pag alam nilang mahina ang kalaban tulad ng Pilipinas. Pero pag US na ang katapat, aba, naguunahan pa yan umuwi at palayo sa West Philippine Sea. Sa katatapos lang kasing pagpapatrolya ng US warship at Philippine Navy warship, wala ni isang nakitang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. As in, wala kahit isa. Maging sa radar ng US Navy warship, walang namataang paggalaw-galaw. Yan ang nirereklamo kahapon itong Chinese Foreign Ministry. Bakit nandyan na naman daw ang US? Wala naman daw kasing karapatan ang US na manghimasok sa gulo. Takot nga ang China. Baka daw kasi makanyo nang wala sa oras pag binomba nila ng water cannon ang US Navy. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng Philippine Navy, wala kayong pake sa anumang gagawin ng Pilipinas. Ay na, nag-issue na ng ilang statement yata, no? Na kinikritisize nga itong paggawa natin ng mga hakbang para mapalakas ang ating alliance. Para sa akin, yan ay isang senyales na gumagawa tayo ng tama, no? Para nga ma-depensahan yung ating sariling mga interests. Ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation na meron tayong kasarin lang at sarili nating interes. Hindi niya nire-respeto yon at lagi niyang sinasabi na tuta lang daw tayo ng US. No? So, napakababa ng tingin nila sa atin. So, sa pamagitan nito, I think mapapakita natin na hindi dapat yan. Dapat din ay respetuhin mo ang Pilipinas. Respetuhin nila ang Pilipinas bilang isang sariling bansa na may sariling interes. At gagawin natin kung anong dapat natin gawin para nga depensahan itong mga interes na to. Kahit ba hindi niya magustuhan itong mga kilos natin. Pinapakalat ng China noon na sumurender at pumasok na naman tayo sa secret deal. Pero sa nangyaring pagbisita ni Defense Secretary Lloyd Austin III at US Secretary of State Antony Blinken, malinaw na handa tayong lumaban kung kinakailangan. Naging parang issue dahil magkakaiba apparently ang lumalabas na statement, no? Lalo na pagdating dun sa mga statement ng Chinese Foreign Ministry. Parang pinapalabas nila ay sumuko na ang Pilipinas at pumasok tayo sa kasunduan na hindi ka nais-nais, na parang sinurrender na natin yung ating mga karapatan dyan. Pero sa kabila nun, malinaw din ang statement ng ating Department of Foreign Affairs at ngayon lately, pati yung sa DND, na hindi totoo yun. No? Na hindi tayo pumasok sa ganung usapan. Ang napagkasunduan lamang ay hindi tayo gagawa ng mga hakbang na mag-i-escalate nga dun sa situation. Kaya kayo, huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng Chinese Foreign Ministry. Di rin naman kasi talaga kapag ipaniwalang papakitin natin ang mga Chinese para sa inspection. Tapos magsasabi raw tayo sa China kung kailan ang resupply mission. Diba? Malaking kalokohan talaga yan. Nasisipat tuloy si Foreign Affairs Secretary Manalo na baka sinuko na ang West Philippine Sea. Between the two of them, alam naman natin na pagdating sa credibility, medyo mababa talaga yung credibility ng China pagdating sa mga statement na yan. No? Paulit-ulit na nangyari na nagsasabi sila na hindi totoo kaya balukto kaya ay baluktot. No? At tayo mismo sa pamamagitan ng ating experience in the past year, no, kasama na dyan yung Transparency Initiative, paulit-ulit nating napatunayan na iba yung sinasabi ng China sa nangyayari talaga sa dagat. No? Mas maganda raw kung kasama na ang US Navy sa resupply mission para mas mabilis raw mabuo ang base militar sa Ayungin Shoal. Oo, walang pangharas noong nakaraang Rory. Pero asahan raw nakaharangit haharangin ulit tayo niyang mga yat. Bobombahin ulit tayo niyan ng water cannon. Pero kung kasama raw ang US kahit Coast Guard, paniguradong maduduwag yung mga China. Itong China lagi ang nagbabago at nag-escalate, no? Nagmula sila sa warning, umabot na sa laser at sa banggaan. Tapos ay nga, meron ng inatake na pa nga nila yung ating mga tropa, no? Noong June 17. So para sa akin, tayo, ang inaasahan natin ay magpatuloy ito. Kailangan lang talaga ang China ay siya yung mag-comply bale sa kung naman itong kasundo nito at siya dapat ang mag-iingat, no, na hindi masira itong sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Tanggal na naman ang yabang ng China, ano, US lang talaga ang katapat. Sana lang ay aprobahan na ni PBBM ang permanenteng pagsama ng US sa Rory Mission. Kayo, pabor ba kayo dito? I-comment sa baba ang salo.